Oo. 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 Kinaligan niyo ba ang pagsulat ng senaryo ng inyong buhay kagabi? Kapag tapos na kayo sa senaryo ng inyong buhay, iuwi niyo ito at ipaalam niyo muna sa inyong pamilya. Sinabi ko sa inyo na may dahilan ng pag-aanunsyo nito. Hindi ba? Dahil lahat tayo ay mahihinang mga nilalang kapag inanunsyo na natin sa mga taong nakapaligid sa atin, kapag naramdaman nating gusto na nating sumuko, may mga taong mag-aangat sa atin at bigyan tayo ng suporta. Dagdag pa dito, kapag ginawa mo yon, matutulungan ka nila ng mas maaga. Halimbawa, ang babaeng nag-aasikaso ng retirement ng kanyang asawa ay maaari niyang pakiusapan ito na tulungan siya sa kanyang gawaing bahay. Sa ganung paraan, magagawa niyang makabili ng pangarap niyang sasakyan sa loob ng 3 taon. Ganun din sa iyong mga anak. Kailangan mong sabihin na hindi mo sila matutulungan ng katulad ng dati at kailangang tulungan ka nila. Bilang kapalit, kikita ka ng sapat na pera para alagaan sila sa tanan ng kanilang buhay. Kung sasabihin mo sa inyong pamilya ito, makakakuha ka ng malaking tulong mula sa kanila. Siyempre, ang magkakaiba ng reaksyon depende sa pamilya. Ang ibang pamilya ay tutol agad sa ideya. Gayunpaman, hindi ka dapat panghinaan ng loob sa ganyan. Kailangan mo pa rin sabihin sa mga kumukontra kapag napamahal ka na sa kanila, maaaring may mga pangarap sila para sa iyo, ngunit tatahimik na lang sila. Susuportahan ka man o hindi ng mga tao, kailangan mong magtagumpay. Sa ating mga matagumpay na leader, iba sa kanila ay nagtagumpay, kaya salamat sa suporta at tulong ng kanilang pamilya. Habang ang iba ay kailangan maglakbay sa napakahirap na landas dahil sa mariing pagtutol ng kanilang pamilya. Sa huli, magpapasalamat ang kanilang pamilya dahil sa pagsisikap nilang makamtan ang kanilang layunin. Siyempre, kailangan mo ng tapang upang maipabatid ang senaryo ng iyong buhay. Ang tapang hindi kawalan ng takot, kundi sa pagharap nito, yan ang totoong katapangan. Noong itinayo ko ang kumpanyang ito, walang-wala ako at maraming akong utang. Nalugi ang una kong negosyo na internet shopping mall. Kaya ang buong negosyong ito, noong simula ay napakahirap. Kapag nasa sitwasyong maraming kakulangan, bawat hakbang ay may kalakip na kahirapan. Noong nagbibigay ako ng lecture at sinasabi kong kikita kayo ng $50,000 kada buwan at ang mga Crown Masters ay mabibigyan ng Mercedes, habang ako ay nagmamaneho ng lumang minivan na nagkakahalaga ng $2,500, akala nyo ba ay hindi ako nakakaramdam ng takot? Sobrang takot na takot ako. Siyempre, takot. Kung hindi nagkakatotoo ang sinabi ko, mababansagan akong manluloko. Kaya, siyempre, takot na takot ako. Takot akong sabihan ang mga bagay na iyon dahil takot akong mabigo. Gayunpaman, hinarap ko ang takot at malakas at malinaw kong sinabi sa kanila. Tingnan nyo ngayon, nagkatotoo ba ang lahat ng ito o hindi? Nagkatotoo lahat. Wala tayo sa negosyong 100% ang garantiyang magtagumpay. Iyong mga nag-aasam ng 100% kasiguruduhan sa mga bagay ay kadalasang buong buhay na mahirapan. Kung hinahanap mo lang ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao na may mataas na posibilidad ng tagumpay, aasahan mong nandoon na ang mga taong malakas na nakikipagpaligsahan. Mababa ang posibilidad ng tagumpay at ang kompetisyon ay parang pulang dagat. At ang paraan mo sa paggawa ng mga bagay ay mas mahalaga kaysa sa ginagawa mo. Kung kaya hindi mo pwedeng ituring ito na hindi mahalagang hamon dahil mababa ang posibilidad. Siyempre, hindi lahat ng sumubok sa Atomy ay nagtatagumpay.
Gayunpaman, ang malaking bahagi ng mga humaharap sa hapon ay nagtatagumpay at ang kapalit sa paggawa nito ay napakalaki. Na kailangan mo talagang gawin ng tapat ang negosyong ito. Sa mga hamong haharapin sa paglalakbay na ito, ang unang hakbang ay gumawa ng layunin at ipaalam ito sa mga taong malapit sa iyo. Kailangan patuloy mo itong sinasabi sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga kakilala at pati ang mga di pamilyar sa plano ng iyong negosyo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kung gaano kahalaga ang parting pagpapabatid sa paggawa ng iyong negosyo. Ang pagiging mabait sa iyong mamimili ay pagpapalaganap ng salita upang makakuha ng mas maraming mga mamimili ang mga kailangan sa inyong negosyo. Kalakip nito, ang pagpapaliwanag sa mga tao kung bakit mo ginagawa ito ay napakahalaga din. Naiintindihan ko ang biglaang pagsasabi sa mga tao, nakikita ka ng 50,000 dolyar kada buwan ay tila nakakatakot. Ngunit, ang pagkwento mo sa iyong magandang plano ay makakaantig sa mga tao. Hindi ka pakikinggan ng mga tao kung sinasabi mo lang ang mga ordinaryong bagay. Siyempre, ang iyong kwento ay hindi dapat walang basehan o gawa-gawa lang. Kung saan ito ay nilikha mo lang. Sa kabilang dako, makikita mo ang maraming ebidensya na nagkakatotoo sa harap mo katulad ng daang-daang mga royal leader. At mula sa kanila ay mga crown master na kumikita ng higit pa sa 400,000 dolyar kada taon. Meron tayong 30 o halos 40 na mga crown leader. Ang katibayan na halos 40 ay kumikita ng mahigit sa 400,000 dolyar ay nakakalula. Ngayon, gusto kong pag-isipan niyong mabuti. Sa tingin niyo ba ang mga 40 tao ay mula sa maraming tao katulad ng nandito? Ilang taon kaya ang natitira sa mga taong ito? Tinatayang meron pa silang 5 taon. Ang iba ay malapit sa 10 taon. Kailangan niyong isipin kung ilang mga tao meron sa Atomy 5 o 10 taon na ang nakakaraan. Mula sa maliit na populasyon, nanggaling ang 40 taong kumikita ng 400,000 dolyar kada taon. Noong mga araw na iyon, meron lamang tayong sapat na tao na pupuno sa Songnisan. Ganyan lang karami ang mga taong meron tayo noon. Sa madaling salita, kahit sa maliit na dami ng mga dumadalo, nakagawa tayo ng maraming kaso ng tagumpay. Sa ganitong dami at laki, walang dahilan upang hindi tayo makakita ng daang-daang crown master na kumikita ng 400,000 dolyar kada taon sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Sa 5 hanggang 10 taon na iyon, ang mga taong nakaupo sa tabi nyo ay magiging isang hiyas na kumikita ng 400,000 dolyar kada taon o magiging isang ordinaryong tao. Makikita nyo sa inyong harapan ang pagkakapangkat-pangkat. Magiging ganyan ang iyong kapitbahay. Ikaw, ito ay usapin ng pananampalataya. O maaari mong tawagin kapangyarihan ng iyong imahinasyon. Ito ay magiging bunga ng iyong pagtatanim para sa kinabukasan. 4, 5, o 10 taon mula ngayon at testamento kung paano kaganda ang paggawa mo ng istruktura para sa pinapangarap mong buhay. Hayaan niyong ibahagi ko ang aking kahulugan ng trabaho. Ang trabaho ay isang proseso ng pagpupuno sa mga puwang na meron sa pagitan ng iyong iniisip at realidad. Tingnan niyo ang buhay niyo ngayon. Masaya ba kayo dito o hindi? Nakakalungkot na ang realidad ay pahirap ng pahirap ang mga bagay. Sinasabi nilang ang haba ng iyong buhay ay higit sa 90 at hanggang 120. Ngunit ang pagkakataong kumita ng pera para sa mga taong lampas na sa 60 ay nagiging malabo. Ano ang mangyayari kung ikaw ay naging 70, 80 at 90? Hindi mo na kailangan ng pera kapag 90 ka na. Hindi na kailangan ang pera kapag patay ka na. Pero kung nabubuhay ka pa, mangangailangan ka ng maraming pera. Muli, tumataas ang inaasahang haba ng buhay. Isipin mong ikaw ay 80. Kakailanganin ka ba o hindi? Walang kukuha sa iyo kapag 80 ka na. Subalit, may kukuha sa iyo.
ang Atomy. Tama. 80 na ang mga lolo at lola. Ang mga 90 ang mga matatanda na halos di makaakyat sa entablado ay pupunta sa entablado na naka-wheelchair at sasabihin, ako ay isang lolo at lola na kumikita ng 40,000 dolyar kada buwan. Yaya naging nila ang lahat. Ang kanilang testamento ay magiging mas epektibo kaysa sa aking lecture. Mapapawaw ang mga tao. Kung nagagawa ng mga lolo't lola, bakit di ko magawa? Kaya ko rin kumita ng 40,000 dolyar. Mabubuhayan at gagaan ang mga tao. Sa Atomy, hindi na mahalaga kung ikaw ay 90 o 100 taon. Lahat kayo ay napakahalaga. Kahit patay ka na, ang code ng iyong kita ay maipapasa sa iyong mga anak at patuloy itong mabubuhay. Nagbabago ang mundo, ganun din ang panahon. May mga sabi-sabi na kapag pumasok na tayo sa panahon ng artificial intelligence, 70% ng mga profesyon ay mawawala sa henerasyong ito. Ang mga trabahong dati nating ginagawa at ginagawa ay maglalaho, 70% ng mga ito. Sino ngayon ang sa huli ay matitira? Siguradong ang teknolohiyang AI ay gagawa ng trabaho. Totoo yan. Sabihin natin ang iyong mga anak ay magaling sa kanilang ginagawa. Katulad ng paggawa ng robot at nangunguna sa mga larang may kinalaman sa AI. Oo nga pala, ang mga larang iyon ay mapupuno ng mga tao. Kung ang iyong mga anak ay nakakahabol sa mga kalakaran at nakakagawa ng mga magaganda at bagong larangan, hayaan niyo silang tumungo sa daang iyon. Ngunit kung sila ay hindi ganun dahil para silang katulad mo, kailangan niyong baguhin ang inyong pag-iisip at isiping ipasa sa kanila itong code ng iyong kita sa pamamagitan ng paggawa ng magandang negosyo kasama ang Atomy. Muli, nagbabago ang mundo sa di maipaliwanag na bilis. Kung itutuloy mo ang negosyong ito, hindi magandang ideya o gawin na gamitin ang pamarang isang sukat na para sa lahat. Ang ibig kong sabihin ay bawat isa ay may kanya-kanyang sitwasyon. Kaya, kailangan mo ring isipin ang kanilang kalagayan. Hindi mo basta-basta pilitin ang tao na sumunod sa paraang ginawa mo sa iyong negosyo. Maaring nagsimula ka sa trabahong ito bilang part-timer, habang ang iba ay buo nila itong ginawa. Tama? Ganun din, maaari itong gawin mo bilang full-time habang ang iba ay kaya lang gawing part-time. Kung tutuusin, ang negosyong Atomy ay ginagawang may struktura at maayos upang aangkop sa sitwasyon ng lahat. Pwede mong simulan ito na part-time. Kung walang trabaho ang nagsisimulan ito, nagiging full-time na negosyo. Tama? Bakit hindi mo gawing full-time? Halimbawa, kung ang biglaang pag-alis sa trabaho upang gawin itong full-time ay magdadala ng kahirapan sa pinagkakakitaan, mas maiging magdahan-dahan at gawin ang negosyong ito na part-time. Sa kakanyahan, ang negosyong Atomy ay pagbuo ng grupo ng mga mamimili. Isang grupo ng mga mamimili. Upang mapanatili ang iyong sales mastership, kailangan mong mapanatila ang 50 kabahayan sa isang leg at isa pang 50 sa kabila. Dagdag pa dito, kailangang patuloy ang pagbili ng mga mamimili ng mga produkto na nagkakahalaga ng 100 hanggang 150 dolyar bawat buwan. Halimbawa, sa iyong daan patungong sales master, nakarating ka doon dahil meron kang 5 kabahayan dito at 10 doon. Maging auto sales master ka ba? Maabot mo ang sales master, ngunit hindi sapat para maging auto sales master. Ang talagang kailangan mo ay dagdagan ang mga mamimili sa leg na ito sa lalong madaling panahon. Sapat na ba ang 50 kabahayan upang makaabot ka sa Sharon Rose Master? Hindi sapat. Dapat madagdagan ang dami ng iyong mamimili. Huwag mong pangaraping maging Royal Master kung meron ka lang 50 pamilya. Hindi mo magagawa iyan. Ipagpalagay lang natin na marating mo ang Sharon Rose Master na meron kang 50 kabahayan na gumagastos ng 1,000 hanggang 2,000 gamit ang kanilang credit card.
Pwede ka nang maging Sharon Rose Master eh, paano sa susunod na buwan? Kailangan mo magdala ng bagong grupo ng mga tao na gagamit ng kanilang credit card at mag-iipon ng utang. Kailangan mong dumaan sa paulit-ulit at hangal na proseso. Sa ngayon, maraming tao ang handang manghinay-hinay sa pagganap ng pera para sa kanilang pagre-retiro kaysa sa mga nagmamadaling gawing full-time ang negosyong Atomy. Sa ngayon, marami ang nagbabalak na gawin ang negosyong ito ng pangmatagalan mula 5 hanggang 10 taon upang makagawa ng grupo ng mga mamimili upang mapanatili ang pagtanggap ng $10,000 kada buwan na kanilang pinapangarap. Kung mapanatili lang nilang makakolekta ng $5,000 pagkatapos magsikap magtrabaho ng 5 taon, iaalay nila ang kanilang buhay sa paggawa ng negosyong ito. Siguradong darating ang mga taong ito na pangkatan. Ngunit kung gagamitin mo ng puwersa, mapusok na paraan sa mga taong ito, sasabihin nilang hindi, salamat at alis na lang. Sa kabilang dako, ang iba ay nagmamadali. Para sa inyong nagmamadali, sa halip na mapusok na paraan ang gagamitin, tumulong kayo sa paggawa ng daan upang mapadaling madagdagan ang mga mamimili. Turuan nyo sila tungkol sa produkto, paano mag-order gamit ang ating website, at gumawa ng iba't ibang paraan upang maging regular sila sa pagbili. Gusto mong bumuo ng 50 mamimili sa magkabilang leg na muling bibili. Sinasabi ng iba na wala akong kilalang 50 tao. Ang ulo mo ba ay nandyan para maging dekorasyon? Gamitin mo ang utang mo. Kahit na kaunti lang ang kilala mong tao, ang isang referral ay magdadala ng maraming referral hanggang sa maabot mo ang daming yan. Maaari kang magtagumpay dito sa negosyong Atomy sa kabila ng di pagkakaroon ng malakas na koneksyon. Nakikita niyo ba kung bakit binibigyan ko ng diin ang hindi pagpusta o pagmamadaling umakyat sa mas mataas na mastership? Sa kasaysayan ng multi-level marketing na negosyo, ang mga umaasa sa pusta ay naglalaho sa hangin. Naglalaho sila pagkatapos makasakit ng mga maraming tao. Ang pagkita ng pera, pagkalugi ng iba ay sa diwasto at walang karangalang paraan ng pagninegosyo. Sumumpa kayo na huwag tanggapin ang ganong pera kahit ibigay pa sa inyo. Yan ang marangal na paraan. Manunumpa kayo na huwag kayong gagawa ng bagay na makakasakit sa kahit isang partner at makakasira sa iyong leader. Maging marangal kayo at mangakong huwag tanggapin ang pera na galing sa masamang paraan. Itinuturo ng Atomy na ang katapatan at kagandahang loob ang pinakamagandang patakaran. Yan ang pinakamagandang paraan upang makaakyat at kamtin ang tagumpay. Kaya, mula sa simula ng ating negosyo, ang ibang network marketing o direct sales na negosyo ay hindi natin naging katunggali. Ang mga negosyong iyon ay di kailanman naging basehan ng kalidad at presyo ng ating produkto. Nasa isip natin ang TV home shopping, internet shopping malls, department stores at mga nagbebenta sa kalsada bilang ating katunggali para sa patas at parehong paligsahan sa kalidad at presyo. Kung gagawin nyo yan, gagana ito. Habang nagbibigay tayo ng kita sa mga mamimili, kumikita din tayo ng komportable. Dapat kumikita tayo ng pera sa tapat at marangal na paraan. Ang sinasabi ko ay ang makatarungang paraan. Ang tamang daan. Humihingi ba ang Atomy ng kondisyong pampapanatili? Hindi! Merong isa, kailangan mong bumili ng kahit isang toothpaste. Sabihin nating hindi ka bumili ng kahit isang produkto sa buong taon. Pati ang iyong sweldo bilang Imperial Master ay babawiin. Babawiin dahil hindi na rin tinatanggap ang inyong pagiging miyembro. Simple lang, hindi natin pinupwersa ang kahit anumang kondisyong pinansyal. Hindi natin ginagawa. Hindi mo kailangang bumili ng maraming produkto dahil lang sa iyong bayad. Kung ang ating sistema ay hindi maganda at matibay upang makipagpaligsahan sa ibang mga regular na distributor, ang kawalan ng kikitain ay makakasira sa Atomy. Kaya lagi kong sinasabi na ang pakiramdam ko ay may nakatutok na baril kapag tinatanggal ko ang mga bayad sa pagpapanatili. Hangil Park, kung hindi ka nagbebenta ng pinakamaganda ang kalidad na produkto sa presyong mas mababa kaysa sa ibang mga distributor, mamamatay ka. Nakatutok pa rin ang baril sa akin.
Bakit ko nga ba ginagawa ang ganyang presyong produkto at sistema ng pagbayad kahit nakakatutok sa akin ang baril? Muli, hindi mo gugustuhin mahulog sa ugaling pagpusta. Susunod ka ba o hindi sa leader na nagsasabi sa iyong pumunta doon? Dapat tumanggi ka. Yan ang paraan ng Atomy. Sa kabilang dako, kailangan mo ring humamon. Ano ang kailangan mong hamunin? Kailangan mong hamunin ang iyong sarili na bumuo ng 50 otomatiko mamimili. Kapag nakamtan mo na ang layuning auto sales master, isunod mong hamunin ang iyong sarili na magdala ng 4 na auto sales master. Samahan mo ang iyong partner hanggang sa uli. Maging magandang halimbawa at habaan pa ang iyong pagsisikap. At para sa iyong sarili, dapat alam mo kung saan ka patungo. Kaya nga mahalaga ang tulin at hindi lang ang bilis. Ang tulin ay bilis na may direksyon. Walang pakialam ang bilis sa direksyon. Ang parang ito ay patungo sa pagkasira. Habang ginagawa mo ito, mas napapadali ang pagkasira ng iyong grupo at maraming biktima ang maghihirap. Kapag pinili mo ang daang ito, makakarating ka doon. Marahil iniisip niyong mabagal ang parang ito, hindi totoo. Ang pagpunta sa daang ito ay magdadala ng mas maraming mamimili dito at doon. Kung gayon, kapag natamaan mo ang tamang lugar, makukuha mo rin ang magandang kumpas. Makinig kayo sa akin. Ang isang mamimili, nagiging 2, nagiging 4, nagiging 8, nagiging 16, 30, 70, 128, pataas. Ay parang napakatagal, naiintindihan ko. Sa simula, magdadalawang isip ang mga taong gagamitin ang kanilang card. Siyempre, mararamdamang mamabagal ang 10,000 na naging 20,000. Mabagal ba ito? 100,000 na mamimili na naging 2,000 tao, mabagal ba ito? Pagdating naman sa bayad, ang 300 o 400 dolyar ay tila napakatagal na maging 7,000 o 8,000. Paano kaya ito? Ang iyong buwan ng kita na 20,000 ay naging 40,000 sa isang araw, mabagal pa rin ba ang pakiramdam? Posible lahat ito dahil nahuhumaling ang ating mga mamimili sa ating produktong ganap ang kalidad at ganap ang presyo. Nandoon tayo, ginawa natin ang lahat ng ating makakaya upang makagawang napakagandang produkto. Ano ang punto ng gawaing ito? Ito ay para sa kita ng mamimili kapag bumili sila sa atin. Dahil ang ating produkto ay mas maganda ang halaga kaysa sa iba. Desidido tayong itanim ang katotohanan sa utak ng mga tao na may kita kapag naging mamimili ka ng Atomy kahit hindi ka binabayaran. Isaisip nyo ito, hamunin nyo ang inyong sarili na bumuo ng grupo ng mamimili sa pamamagitan ng pagsunod sa paraan ng Atomy. Bumuo ng negosyo at kita na maaari mong ipasa sa iyong mga anak. Hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pakikinig.